Sa pagkakataong ito, makakabalitalakayan natin si retired Major General Restituto Padilla Jr., ang spokesperson ng National Task Force Against COVID-19 Response. Welcome po muli sa Balitalakayan, General Padilla. Magandang gabi, Ms. Wang, at sa lahat po na nakasubaybay sa programa. Magandang gabi po at God bless us all. Opo. Kanina, may dumating po tayo mga bagong bakuna, ano? Meron po, patuloy po ang pagdagsa ng bakuna sa atin at ang average ng arrivals po natin ay umaabot na sa 1 million o mahigit kada araw. So ang target po ng vaccination SAR ay matamo natin ang 100 million vaccines delivered by the month of October, no? By end of the month of October. At yan po ay patuloy nating na-realize sa mga pagdating ng ating mga bakuna, lalo na itong mga huling mga dumating. Na ang dumating po ay karamihan Western vaccines, no? Mm-hmm. Galing po sa Pfizer, Moderna, at AstraZeneca. And magpapatuloy po ito hanggang katapusan na ng taon kasi ang nai-secure na po nating mga delivery ng bakuna ay umabot na po sa 187 million. General, kasi kahapon may nabanggit po si Secretary Galvez na palalakasin natin yung ating vaccination efforts at kung magagawa nga po na 1.5 million vaccination ang ma-i-administer sa araw-araw ay gagawin. Doable po ba yung 1.5 million? Opo, at dahil wala na po tayong issue sa supply, at mabilis na po ang ating distribution sa mga LGUs sa labas po ng Metro Manila, lalo na po sa mga lugar na nagreyon daily jobs. So yung ibang lugar, kung kaya pa nilang ipataas sa bilang na yan, mas maihinam po. At doable po yung target na yan, na-compute na po ng team at ni Secretary Charlie Galvez. Sa NCR po, nakaka 80% na tayo ng population ang nabakunahan. Pero ganun pa rin po ba ka-aktibo yung vaccination efforts sa NCR? Opo, mainam naman po ang vaccination natin, rollout sa Metro Manila. Mataas na po ang porsyento ng ating vaccination dahil sa Metro Manila alone, alos 90% na mahigit ang ating natamo for first doses. And 80% mahigit para sa fully vaccinated. And humahabol na rin po ang ibang rehiyon, no? 81.15 to be exact ang fully vaccinated sa NCR at sa kabuuan po ng buong bansa, 32% out of the total target population of 77 million. Ang sumusunod na pinakamadami ay CAR, 35%, followed by Region 11 at saka 4A with 31% na mahigit pareho. Yung iba ho, nasa average ng mga 20 and below. Pinakamababa po ay BARM, kaya ina-encourage natin ang BARM na magpatuloy sa proactive na pagbabakuna at dagdagan po ang kanilang mga vaccinators. Mm-hmm. Anong challenge po dyan sa BARM, General? Kakulangan po ng magbabakuna at yung demand generation, yung willingness po ng iba. Kasi yung iba po malalayo pa yung lugar, hindi po siguro nakakarating. At kakaunti po ang kanilang vaccinator. Mm-hmm. So yun pala yung kailangan volunteers. Pero pwede po yung ibang mga probinsya na medyo okay na yung vaccination efforts nila magpadala dyan sa areas na mga nangangailangan. Well, so far po kasi nagra-ramp up lahat ng regions at taka LGUs, kaya medyo very challenging po. Kaya ang gagawin po ng national government, maghihingi po ng tulong ang BARM, maaari po magpadala from perhaps the PNP, the Bureau of Fire, or the AFP para makatulong. Mm-hmm. Yung problema po sa wastage ng mga bakuna, kumusta po? Meron po tayong natala, according to DOH, na i-record po ng NVOC, mga mahigit 12,000 na mga wastage. Ang karamihan po dyan, may mga walang label na mga bote ng bakuna. Pag ganun ho nangyari, hindi na po pwedeng gamitin yon. So dahil hindi siya identified and marked. Meron din pong tinatawag na temperature excursion, yung hindi po na i-target na ilagay sa tamang temperatura or nagkaroon po ng problema yung kanilang storage. Kung nagka-blackout, nawala ng kuryente at bumaba yung temperatura, yan po ay apektado po yung mga bakuna. So may mga ganyan din po pagkakataon, may mga nabasag din po na mga ilan
at meron din pong mga nakitaan ng mga particles sa loob ng mga bote. Mm-hmm. So sa suma total po, yung 12,000 na vaccines po na yan ay considered waste at hindi na po nagamit. Ayan. Pero yung mga LGUs po natin, yung storage facility nila ay okay naman po, wala tayong nagiging problema. The major cities at highly urbanized centers, okay po tayo kasi yan po yung mga hubs natin. Ngayon po, yun nga po, hinihikayat natin lahat ng LGU at nanawagan na rin po si Secretary Galvez na imbis na mag-order ng karagdagang bakuna ang mga LGU, ilaan nila yung resources nila para sa paghahanda ng mga storage facilities. Doon nila ilagay. Pwede rin po sila makipag-partner sa mga pribadong sektor natin para makatulong sa paglalagay ng mga storage facilities. Kasi hindi lang po ngayong taon tayo magbabakuna hanggang sa susunod na taon po or the years after kung hindi po talaga natin makuhang mapuksa ang COVID. Mm-hmm. So ina-anticipate natin na walang masasayang sa mga storage na ito sa mga hinaharap na taon. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, bukas yung expanded vaccination natin para sa mga minors. Ano? Dito sa National Capital Region, madadagdagan po ng 13 ospital. Kumusta po ang preparasyon para dyan? Okay naman po. Maganda naman po yung rollout natin. Nagsimula tayo sa siyam na ospital. Dinagdagan ito. Ngayon, halos 30 hospitals na po, lahat-lahat, ang ating po mga ospital sa kabuuan na maaring magbakuna ng mga kabataan. So, ang lumabas naman po ay napaka-konti na naging adverse effect. Parang apat lang po yung recorded at na-manage naman po ng maigi. Hindi naman po ito naging severe adverse effect. Mm. Doon sa expanded vaccination for minors po bukas, ganun pa din po, priority pa din yung mga may comorbidity? Yes, so far, yan po yung na-priority natin sa ngayon. Yan po ang binigay na abiso ng WHO at saka ng DOH. Pero pagka napabilis na po natin ang ramp up ng vaccination at saka okay na po yung iba, maaring mag-open up tayo sa lahat ng mga kabataan. Ang importante po dito, pinapaalala ko lang po, kinakailangan po may konsultasyon sa inyong pediatrician at meron po silang certificate at consent ng mga magulang. Kaya yung magulang po, kailangan samahan niyo po yung mga anak niyo dahil may pipirmahan po kayong consent form. Mm-hmm. Pero yung mga bakunang kailangan po ng mga LGUs, ano, matanong lang na lang din namin, General, sino po ba ang pumili ng mga ospital na ano, nakasama sa expansion? Ang LGUs po ba ang nag-identify nito? Ang aking po pakiwari dyan ay nagkaroon po ng konsultasyon ng DOH at karamihan po ito ay mga public hospitals. So depende sa kakayahan ng ospital, yun po ang pinili at sa rollout. At patuloy tayo magdadagdag ayon po sa pag-expand natin para mapadami pa ang mga kabataan na maaaring bakunahan. Kaya nga po inililimit sa ospital ang pagbabakuna ng mga bata para ma-manage po ng mabuti kung sakasakali po magkaroon ng adverse effect. Malapit lang po yung ospital, may mga pasilidad po tayong pwedeng tumugon at maremedyuhan kung ano man po yung mga maaaring mangyari. So, pero so far, maganda nga po, tulad ng nabanggit po, apat lang po ang na-record na adverse effects at hindi naman po ito ganong kaseryoso. Opo, yung allotment po ng mga bakuna, tigi ilan po ang ibibigay sa bawat ospital? Exactly yung distribution, hindi ko po alam, pero naka-priority na po, good for about almost 200,000 ng mga kabataan, ang ating tina-target initially, Pfizer and Moderna po ang inilalaan para sa kanila. Mm-hmm. At sa dami po ng Pfizer at Moderna, wala po tayong problema. Maibibigay po natin yan. Basta lang ho, meron silang storage facility na tama para ho sa angkop na bakunang tinatanggap nila. Kaya nga po yung limitation ng mga hospital is kung meron silang tamang storage facility para dun sa sensitibong bakuna na yun. Mm-hmm. So, yung pong ano, yung mga magsa-second dose pa ng Pfizer at saka ng Moderna, naka-secure na din po yun? Yes, naka-secure na po. Basta nabakunahan po kayo ng first dose, naglalaan naman po ng pangalawang dose na yung mga pinuntahan yung vaccination center para po sa pangalawang dose nyo. Maliban lang po doon nangyari sa Gamalaya noon. Kasi maliit po talaga ang delivery ng Gamalaya noon, kaya talagang inubos po natin yon at tinantay yung pangalawang dose. Mm-hmm. Ngayon, meron na silang single shot dose, yung Sputnik Light na tinatawag. At
yan po ay one-shot dose na lang. Sa pagluluwag po ng alert level at marami na ding mga lugar sa labas ng NCR ang nagbubukas, General, ang isa sa hinahanap po yung kanilang vaccine certificate. Kumusta po yung ano, yung database para sa VaxCert PH? Nung nabalitaan ko po nung isang araw, medyo nagkakaabirya po yung VaxCert PH sa IT issues natin. Kaya inaayos po ng DICT ngayon. So hopefully makaputa po sila ng mga backup at maging responsive po muli yung VaxCert PH. Ganon din po yung sa BOQ, yung mga nagre-request ng mga yellow card para sa mga nagbibiyahe. Medyo mahaba pa rin po ang pila sa BOQ, Bureau of Quarantine. So sana po maremedyohan. But we encourage everyone na mag-sign up online para mabigyan kayo ng schedule sa madaling panahon kung kinakailangan nyo yung yellow card. Doon naman sa VaxCert PH, ina-address na po yung surge ng mga naghahanap ng certificate para ho hindi ito mag-backdown. Mm-hmm. Numa-announce kasi, General, na pwede nang mag-download eh. Ang dami pong nag-log. Tapos nagulat sila na hindi, kagaya ko, hindi pala naka-register pa yung ano namin, yung yes. Vaccine card namin. Opo. Ang issue po kasi doon ay yung interconnection ng mga databases ng iba-ibang LGU. At yun po yung ginawa ng paraan ng DOH at saka ng DICT na magkaroon ng encoding para magkaroon ng common database. So hindi pa po ito tapos, patuloy pong ginagawa ito. Kaya maaari na yung ibang mga kababayan natin, hindi pa rin makita yung kanilang record doon sa site. Pero patuloy naman pong binibigyan ng lunas ito at hopefully makahabol naman po sila. Mm-hmm. Yung pong desisyon ng Metro Manila Council na pahintulutan na yung mga menor de edad na lumabas na din kahit pa wala silang bakuna, naikonsulta po ba yon sa task force? Nagkaroon po ng diskusyon dyan at may limitasyon naman po yung pag-aalaw sa mga bata. Hindi po sila pwede sa loob ng mga merong 3Cs. Yung 3Cs po, ang tandaan po natin, yun yung closed, confined, at saka crowded areas. So karamihan yung mga lugar na yan, mga lugar po yan na malls, mga buildings na hindi pinapahintulutan yung mga bata na pumasok. So nililimitahan po yung mga bata sa mga labas lang, sa mga lugar na merong free-flowing ventilation, open spaces, at hindi crowded. So kailangan din po kasing i-allow natin dahil ang mga magulang na wala mag-aalaga sa mga kabataan, hindi pwedeng lumabas pag hindi nila kasama yung mga anak nila. So yung vaccination level, isa rin po sa kinonsidera yan, napakataas na po kasi ng level ng vaccination sa Manila, allowing for a bit of higher protection of against the virus para sa karamihan ng mga kababayan natin. So yung risk ng mga kabataan ay bumababa. May discussion na po ba doon sa pagpapababa pa ng husto ng alert level na pinaiiral po? Lahat po ng pagbaba ng alert level or pag-ease ng quarantine conditions, nakasalalay po sa datos. So yung mga eksperto po natin, patuloy na tinitingnan at minomonitor ang datos ng COVID cases sa bawat lugar. Kung may pagbaba po at naangkop naman ito sa mga ginagawang measures para matugunan yung COVID sa mga lugar na yan, sumusunod naman po yung pagluluwag. So kung sakasakaling nagkaroon ng pagtaas, maaari naman din pong ibalik uli sa mas mataas na alert level. At kanina nga po, nasa balita nyo na may konting hesitation ang ibang LGUs na ma-apply sa kanila yung alert level. So bago naman po mag-apply ng alert level, pinilot test natin muna ito sa Metro Manila. Nung nakita po na effective, ay in-expand ho ang pilot implementation. Kaya yung dinagdag po ng mga LGUs outside of NCR, mga may consent po yan ng mga LGUs na kaya nilang i-implement. Hindi naman po ito gagawing malawak na alert level hanggat hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na maintindihan ng ating mga LGUs at kung angkop sa kanilang kondisyon. May lumabas po kasing report na may bagong sub-variant, ano, yung Delta. Isa po ba yun sa pwedeng maging concern at nabanggit na po ba yun sa task force? Well, pasabilidad naman po, binabanggit ng ating mga eksperto na patuloy na bagamat tayo nagluluwag, kailangan pa rin nating mag-ingat. Kasi nga po, nandyan yung posibilidad na nag-mutate yung virus, nagbabago ng anyo
maaring lumalakas o umihit na. So itong mga mutation, yun po yung nagiging mga variants. So sa United Kingdom, sa Inglaterra po, na-monitor nila ang pagtaas ng kaso, naka-detect sila ng panibagong variant na nagmumula sa Delta. So binabantayan po ito ngayon. So kaya nga po, ang bigay ng abiso sa ating mga kababayan ay patuloy na nag-iingat dapat. So bagamat tayo nagluluwag, huwag po natin kalimutan ang ating mask, ang ating face shield, at ang pagdidistansya. So marami pong lugar ngayon na nakikita natin, hindi na po nag-observe ng distancing, social distancing. Huwag po natin kalimutan ito dahil ngayon na nagluluwag, nakikita natin na nabubuhay ang ekonomiya, bumabalik po ang trabaho. Pero pag oras na tumaas po at sumipa ulit, nagkaroon tayo ng surge, kinakailangan po talaga maging fit uli. At ayaw po nating mangyari ito. Kaya kung tayo po'y magbabayanihan at magtutulungan na hindi na po magkaroon ng pagsipa ng kaso, tuloy-tuloy na po ang pagluwag at mamamatay na rin po si COVID. So yan po ay mangyayari lamang kung lahat tayo ay nagkakaisa at tumutugon sa mga health standards. Yan. With that, maraming salamat po sa pagkakataon ngayong oras na ito, General. Maraming salamat din, Weng. Magpapakuna po tayo pag oras na at keep safe everyone. God bless us all. Si General, Major General Restituto Padilla Jr., ang tagapagsalita po ng National Task Force Against COVID-19 Response. Sabi nila ay masesecure ng Pilipinas ang nasa 100 million vaccine pagsapit ng katapusan ng Oktubre. Magandang balita yan para doon sa vaccine rollout ng pamahalaan. Dito sa National Capital Region ay nasa 81.5% na po ang fully vaccinated. At sa kabuuan ng bansa ay 32%. Medyo mahabang biyahe pa para sa buong bansa. Pero as for the Metro Manila residents, medyo kaya po nagluluwag na dahil sa maganda na po ang estado ng resulta ng pagbabakuna. Pero dun sa mga hindi pa nagpapabakuna, yun nga po ang panawagan, ay magpabakuna na din po kayo. May mga ibang pribilehiyong ibinibigay ang mga establisimiento para sa mga bakunado para ma-enjoy nyo na din po yun. Anyway, ang iba pa pong mga mahalagang balita sa aming pagbabalik.